You existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Bonna's Secret Files. Si Bonna na nagmamahal na lang sa malayuan. Na kung pupwede lang din daw i-rewind ang oras, itatama niya ang mga pagkakamali niya para magkatuluyan sila ulit ng kanyang ex na si Alvin na meron ng asawa't anak. At siya naman, ang sender natin na si Bonna, ikakasal na next parang a part of her likes na ipaglaban siya ni Alvin na kung sasabihin lang ni Alvin sa kanya na wag mo nang ituloy yung pagpapakasal sa partner mo, ako na lang ulit, bibigay siya. Ganun siya karupok. Kaya lang, wala rin naman itong ginagawa si Alvin, kundi magpa-yummy. Anyway, ngayon po pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions sa ating secret file sender na si Bonna. So, eto po ang sabi ni Doc Your J. Hi Bonna, parang cassette player lang ang peg ng kwento mo. Wala kang tinatamang pagkakamali sa takbo ng isip mo ngayon. Kung patuloy mong mamahalin si Alvin, ibig sabihin hindi ka faithful sa mapapangasawa mo. At kahit ikasal na kayo next year, hindi malabong hanapanapin mo, balang araw, si Alvin. Kung ganyang klase ng damdamin ang pinanghahawakan mo, wala kang i-rewind. Alam mo ang tamang gawin? Fast forward. Literal na fast forward. Iwan mo sa nakaraan ang nararamdaman mo para kay Alvin. Dahil kung hindi, sisirain mo lang ang pamilya mo at maging ang pamilya ni Alvin. Wala kang maitatamang pagkakamali kung aasa ka sa rewind. Dapat fast forward. Focus on your goal, on your family. Sa kanila mo i-google ang pagpindot ng play button ng buhay mo. At sa feelings mo kay Alvin, pindutin mo na ang stop button. Hindi yan pwede magtuloy-tuloy pa. Maraming salamat from Doc Yorji. Sana ganun kadaling magdesisyon at sana ganun talaga kadali ang manindigan sa mga pinipindot nating button sa buhay natin, 'di ba? Kasi yung iba diyan, sabihin man nila napipindutin na nila ang stop button. Nako! Akala lang napindot yung stop button, yung pala pause lang. Magpe-play ulit. May ganun. So kailangan marunong ka talagang manindigan na kapag pinindot mo ng stop, huminto ka. Ito naman ang sabi ni Darwin Russell. Bonna, nagkasala ka kay Alvin. Tapos gagawin mo pa rin yan sa current partner mo. Please lang, matuto ka ng makontento sa taong minahal ka ng buo. Nakakalungkot lang na kung sino pa ang tapat, totoong may minamahal at may respeto sa'yo, sila pa ang nadedehado at naluloko ng mga taong katulad mo. Actually, sabi ko nga sa inyo, sana magtagpo na lang yung mga cheater. O kaya yung mga mambubudol, ganyan, yung mga masasama. Sila na lang yung mga magkatuluyan. Para wala nang ibang mga mababait, mabubuting tao na dadedehado. Sayang naman, di ba? Seryoso yung isa, tapos yung isa naman, playtime lang. Kasar, ang unfair. Eto naman ang sabi ng poging-pogi na motoblogger natin. Sayang naman ang love story nila. Well, ganun talaga ang buhay. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. I hope na last na niyang pag-cheat yan sa fiancé niya.
At sana ay matahimik na siya sa kanyang buhay para basic na lang iyon. Shoutout po sa TNVR Alliance, the Bros Grab Cars, kay Boss J at Nunoy Pari at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan. Maraming salamat po. Ito pa sabi ni Robert Jason. Sayang ang ganda ng story nyo pero ganun talaga, hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Pwede mong alalahanin ang meron kayo noon pero for now, focus ka na lang sa present na meron ka ngayon. Pwedeng sariwain, balikan ang mga alaala, but do not entertain the feelings. Ito naman ang sabi ni BL. Palayain ninyo ang isa't isa dahil hindi na dapat pa ang inyong relasyon na maglaon. Mindset ba? Mindset. Hindi kailangang ilaban ang nararamdaman dahil tapos na yung inyo. Kawawa ang mga asawa ninyo. Shout out sa mga Lindian family, Fortridge family, and then sa mga Lindan. Yan po, God bless sa ating lahat. Hi din po kay Marisa Figueroa. At ang sabi niya, hindi talaga kayo ang para sa isa't isa, Bona. Pareho kayo ni Alvin na meron ng iba. Maging masaya na kayo para sa sarili ninyong mga partners. Hindi kayo ang nakatadhana. Ito pa sabi ni Charles Sancho. Alam mo, sender, ang dami mong nagawang kasalanan sa taong mahal mo. Yung pumatol ka sa iba, tapos ngayon nagsisisi ka. Eh bakit ka papatol kung may ginujowa ka pa pala? Ay, sana matalino ka na ngayon. At sana, eh nag-isip ka o nag-iisip ka na ngayon. Hindi yung puro kakatehan mo lang ang iyong ina at tubag. Hi din kay Richard Ontuka. Sabi niya rito, I feel like na ang selfish ni ate. Una nag-cheat siya, tapos ngayon magpapakasal siya kahit alam niyang may iba na siyang mahal. Kawawa naman yung new partner ni ate. I feel so sad sa new partner niya kasi imbes na confident yung nararamdaman ng partner niya to his love or for his love dun sa kanya, eh insecure tuloy. So sad for him. From Richard Ontuka. Actually, makalungkot yung mga magkakarelasyon na mayroong partner na nagiging dahilan kung bakit nai-insecure yung sinasabi nilang taong mahal nila. Kasi, minsan, depende din yan sa partner mo eh, kung may insecure ka o hindi. Kung makakaramdam ka ng security mula sa kanya o hindi. Kasi kung wala naman siyang ginagawa at hindi niya pinaparamdam sa'yo na dapat kang ma-insecure, well, hindi siya makakaramdam ng insecurity. Unless meron siyang childhood experiences or trauma in the past or background bago pa maging kayo na, alam mo yun, meron talaga siyang insecurity. And I guess lahat naman tayo, merong percentage of insecurity sa sarili natin. Yung iba known, yung iba naman tinatago natin deep inside. Yung iba na-handle ng tama, yung iba naman hindi na-handle ng tama. And sa mga pagkakataon na ang hirap kontrolin ang sarili at ang hirap-hirap na maging kampante at maging payapa sa bawat araw na dumaraan, minsan kailangan natin ng tulong dun eh. And it is our partner who should help us also na kahit papaano makaramdam ng security dun sa relationship. And if you are not giving it right to your partner, and if you are not helping him to feel secured and loved, then there's something wrong with you. Maybe you have to reassess your relationship. Mahal ko ba talagang tong taong to? Ang simple-simple lang naman nun eh. Kung mahal mo, bakit hindi mo iparamdam na sa'yo lang ako? Na wala kang dapat ipag-alala. Kasi kung hindi mo kayang iparamdam yun, bakit mo pa itutuloy yung kasal mo? Bakit? You are being unfair to your partner. Kawawa. Magpapakasal siya sa isang taong hindi naman buong-buong kanya.
Yes, physically magkasama kayo or nagkakasama kayo. Through words, umuoo ka sa kanya, sumasang-ayon ka sa kanya. Sinasabi mo sigurong mahal mo siya. Pero yung puso mo, ayun, nasa malayo ka mo kasi minamahal mo ng malayo si Alvin. And a part of you says na kung sasabihin lang sa'yo ni Alvin na kayo na lang uli, then lalaban ka eh. Of course, you want a kind of relationship na secured ka. You want a kind of relationship na ikaw din yung inilalaban. Kaya lang hindi binibigay yun sa'yo ni Alvin eh. So ngayon, nandiyan ka sa posisyon na yan, na naging safety net mo, itong taong to na tinatanggap ka ng buong buo kahit na marami kang ginagawang kalokohan sa buhay mo. At anong isinusukli mo dito sa taong to? Yung katapatan nitong taong to, yung pagmamahal nitong taong to, ang sinusukli mo ay pagluloko. Wow! Pagmamahal sa ibang tao. If it's not 100% yes, or I do, para sa kasalang 2025, then wag mong pilitin. At wag mo nang ituloy yan. Because you will only make your life miserable if you are half-hearted dun sa decision mo na yun. Kapag nagpakasal ka, you have to be 100% sure na kahit anumang shits ang dumating sa buhay ninyo, mag-asawa, at the end of the day, kayong dalawa lang ang magre-resolve nun. At wala nang iba pa. At kung hindi ang magiging asawa mo o itong current partner mo ang nakikita mong sasama sa'yo dun sa pagre-resolve na yun, then wag mo nang ituloy. Kawawa. Itong partner mo at yung sarili mo. Kasi kung meron man ditong super nadedehado at the same time niloloko yung sarili niya, ikaw yun, girl. Hello! Hindi naman yung partner mo lang, kundi ikaw mismo at yung bubuin ninyong pamilya. My question to you is, can you live with that forever? Or habang humihinga ka sa buhay, sa mundong ito? Na makasama tong taong to, na half-hearted ka naman? Hindi naman sa dinidiscourage na kita magpakasal dito sa partner mo, ha? Pero you have to reassess your decisions. Kailangan 100% sigurado ka sa desisyon mong pagpapakasal sa taong ito. Yung kahit anong mangyari, ang kahit ano pang dilubyo ang dumating sa relasyon ninyo, kayong dalawa ang magre-resolve nito. Kung nape-picture out mo itong current partner mo, sasamahan mo at sasamahan ka sa lahat ng seasons ng buhay ninyong dalawa, then go ahead. Pero kung si Alvin pa rin, mag-isip-isip ka, girl. You are so unfair. Ang unfair-unfair mo. Hindi mo lang niloloko yung partner mo, kundi sarili mo. And the family that you are trying to build. Marami ka ng pagkakamaling nagawa sa buhay mo. Ibang pagkakamali naman ang gawin mo. Puro pare-parehas yung mga pagkakamaling nagawa mo dati. Ngayon naman, iba naman. Yung pagkakamali na lang na naglagay ka ng asin imbes na asukal sa kape mo. Ganong klaseng pagkakamali. Napakaganda ng pagkakamaling yun, diba? Ang maapektuhan lang ikaw. Ganda nun, diba? Be honest to yourself. At sa mga kabishop natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com.
I gotta say, BRBS and Bathroom Break, you're still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Long Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang top secrets. This is Bonus Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!